tambay para sa malusog na maamayan. Naiso ba ng isang malusog na bansa? Kung ito ang laban mo, kasama ka sa programang ito. Opet P sa IC. Opet P sa IC. Ang kakampi ng maamayan. Ngayon, pinatindi pa ang laban. Laban sa mahal na gamot para sa malusog na maamayan. Opet P sa IC. Malapitan 882-TWIC. At ngayon, ang kakampi nating lahat. Governor Opet Pagdanganan. Opet P sa IC. IC. Ale, ale, ale. Maganda, magandang hapon, mga kapartner, mga kampi sa Hintopawid at sa studio. Sabado naman ng hapon, alas 5:05 ng oras. Kasama ko yung magkakasama-sama naman po tayo kahit umuulan dito sa ating hintilang may tolong lakas, 882 sa talapihitan. At ngayon po, talakayan natin minsan pang mga mahalagang kaganapan. Importante mag-iingat po tayong lahat, pero partner, Juday, dating mga partners. Magandang hapon sa inyo, Gov, at syempre sa ating mga tagapanood, tagapakinig. Sabi nyo kanina, 882 sa kanilang talapihitan. Tayo naman po ay live na live sa pamamagitan po ng Facebook page ng DWIC, at syempre meron po tayong YouTube channel. At syempre, Gov, sa IZTV, the news company. Yes, salamat po sa mga nanonood, ha? Ayan. Yes, oo. Nalikinig ka sa atin. So 5 o'clock habit natin, Gov, every Saturday. Aba, nagulat ako. Pareho tayo Para tayo nag-usap, partner, no? Oo. Nakakatuwa naman. Talagang, ano ba yan, Gov? Oo, parang mental telepathy. Well, anyway, ngayon, suit unda siguro yan, no? May nagigalo sa akin ito, tagal-tagal na hindi ko na isusuot eh. Tapos nakita ko kanina, tukaw, suit ko. Undas naman, no? Para naman, oo. Pero ito naman, Gov, eh, parang medyo presko, bagamat ngayon ay malakas pa rin ang ulan, ano? At hangin, Gov, gumalaban yung hangin dito sa amin sa Tondo. Sobrang lakas ng hangin. Ingat tayo, mga kababayan, ha? Lalo-lalo na pa yung ating mga kababayan dyan, partner? Dito region po? May baha ba dyan sa lugar ninyo? Meron po. Dito sa area namin, hanggang, alam niyo naman po ang Tondo, Gov, malawak yan, ano? District 1 yeah. Tondo 1 and 2. Ayan. Pero ingat po tayo, mga kaibigan, ha, mga kababayan. Yung mga binabayo ngayon, Gov, ano, sa Bicol, at meron na hong kininfirm yung NDRRMC na around 80 ba na death toll, no, dyan sa Maguindanao at sa South, at sa Cotabato. Ingat po tayong lahat dahil po sa matinding pagbaha po yan. Dulot po ng panahon. Umabuto pala ng 80 partner, no? Kanina, sabi ng CNN, pinumpot dalawa at tatlo yung injured. Pero ngayon pala, nasa 80 na, nakapulunod. Yes po, may kininfirm po yung NDRRMC. Although, sana makontak din natin, Gov, ano? Dahil sa kanila naman ang gagaling yung official report sa mga ganyan, ano? Oo nga, oo. Kasi kaya na, ang headline, 42. Pero mukha pa rin yung matindi yung tama sa... Oh, kaya ingat po. Ayan na naman. Lumabayo na naman. Yung hangin, Gov, maririnig mo. No? Sabay sila hangin at ulan. Pero for a while kanina, mga hapon siguro mga 3 o'clock, puro ano naman, puro hangin. Ngayon eh, medyo tumahimik ng konti ulan. Pero yes, bumubugso-bugso at sabi mo bandang alas 5. Ngayon na nga. Ngayon po, ito na naman. Ulan. Lumabayo na naman. Marikina River, second warning na raw sila ngayon. Kaya patas. Kaya ang suma total nito, ingat po tayong lahat. At mamaya, sana makontak natin ng pag-asa. Mukhang masalang busy pa rin ng pag-asa ngayon. Lahat ay umaasa sa kanila. Yes. So, update. Kaya mamaya rin tayo. Hopefully, malaman natin. At kung hindi rin lang importante talaga yung inyong mga lakad, just stay home na lang. Para maiwas din mo tayo sa anumang disgrasya, no? Because hindi naman natin makokontrol, lalo na kung nasa labas tayo. Pero kung talagang, kailangan po namang magtrabaho, Gov, ano? Eh, ingat, sobrang dobling ingat, tripling ingat po. Sa kayong partner, nag-issue ng Executive Order number 7 si Presidente. Tatalakan natin mamaya yan, pero ano mga requirements, ano mga ibig sabihin nito. So ngayon, partner, bago ko makalimutan, gusto ko munang batiin ng mga dalawang taong mahalaga sa akin na nag-converte ngayon. Una-una na, October 29, ay birthday ng aking apo na si Enzo. Yung kahit isang apo ng lalaki, dalawang babae, isang lalaki. So happy birthday, Enzo. Si Rafael, yung anak ng aking kapatid, Jeremy, ay birthday din ngayon.
Ang pangatlo, nais ko batiin, dating AFP Chief of Staff, 4-star general to, nakaklase namin sa, isa namin, sa class 71. Opo. So, the best pointer ito. Pero, si General Mercy Abaya, isa, happy birthday. Sana bigyan pang mahabang buhay at lakas. Marami pang tagumpay sa Dako Peron sa paglingkod sa ating mga kababayan. Oo. Go! May paglilinaw pa ng NDRRMC, no? Na yung sa death toll, yung unang sinapapalita nga 72 because kahapon lang nasa 60 plus na yung sinasabi sa Maguindanao, no? Pero ang kanina official report, ito nga yung sinasabi natin eh, official report manggagaling sa NDRRMC, nasa right. 45. Ayun, buti naman. Oo. Official. Oo nga, Gov, sana wag nang tumaas yan. 46, wag na. Diyan na lang. Kung official report tama. Na yan. At nakikrami po tayo sa mga ulila. At sana nga ako yung matigbigan. Salamat at sinumpirma ng NDRRMC. Anyway, partner. Gov, ihapon ko lang pala yeah, yung please. Aking pasensya na po. Yung aking pagbati sa nag-iisang kapatid ko. Pinakagwapo sa balat ng lumpia. Si Dr. Jude, Architect Jude Tadeus Estrada, nag-birthday po siya kahapon. Siya ay, naku baka marin ba, nakamonitor yun daw eh. Anyway, bahala na siya marinig niya. Siya po ay 54 years old kasi meron wow, kami. Wow, bata pa. 6 years eh. Na kuya, ayan na eh. Miss ko na huyan kasi may alam niyo naman busy lahat, 'di ba? Pag umatay, text na lang at call paminsan-minsan. Ayan, ingat ka kuya and the family, no, yung aking sister-in-law si Dr. Marco Guevara Estrada, yung aking dalawang pamangkin gob na magaganda siya at kanilang tita. Si Jom Jom at saka si Johan. Ayan. Architect si brother Jude mo. Ay, yes mo. Po. Okay. Doktor yung asawa niya. Nurse po, nurse, go. Ayun. Meron silang mga nag-PhD pa. Ayun, wow. Galit mag-aral eh, laging nag-aaral. Ah, walang hilig mag-aral. Walang hilig mag-aral, galit sa pag-aaral. Ayun, anyway. So, happy birthday. Kay Kong Janet pala kahapon, ay today pala, go, ano, si Congressman Jonathan de la Cruz, ang ating karatubista. Oh, birthday pala ni Jonathan. Happy birthday, Kong Jonathan. Last kong patiin yung bagong katatalagana, General Manager ng National Development Corporation. Ito ay kapartner ng PITC, nandun kami yun, si isang mga funder. Opo. National Development Corporation. Kasama namin sa Rotary Club Manila. Eh, wow! Secretary Anton Noni Mauricio. Congratulations, Anton. Congratulations po, ayan. At pang ano yan, Gov, dagdag din sa magagaling sa gobyerno. Oh, diba? At mahusay. Bata pa ito, mga early 50s at napakahusay. Kaya inaasahan ko magkatagumpay siya dyan. Yes, malaki may tutulong. Binabati ko rin ang kanyang pelitan, si Ditas, na kababayan ko sa Bulacan, General Manager Ditas, you're now reaping the efforts of your long years, many years of service, outstanding service to the people of the Philippines. Last position niya, General Manager, isang marami sa board ng PITC Partner Review Analysis. Mm-hmm. Eh, partner, siguro magbigay muna tayo. Ito lang pala, Go. Please. Si Ma'am Len, yung kasama ninyo po sa Rotary Club. I think birthday niya Len kahapon. Howie. Ah, tama. Oo. Nasa Canada, nakaligtaan ko. Si Len. Yung pag may mga bago sila, Go, nais nang ipabatid sa publiko din. Ano, mga proyekto po ninyo. Siyempre, nagiging daan din ang ating programa para spread the good vibes, the positive vibes, ika nga. Oh, and I won't be surprised to know when they kung nakilisa nasa America si Len. Oo, tawag kanyang nanay si Nila at si Angelo. Napakalaki na gawa nito si Len. Naalala ko dahil bumabaha ngayon sa katagulan, lahat ng barangay, out of 29 barangay, 25 barangays na nakapag-donate ng bangka ang mga Rotary Clubs sa Manila at sa iba pang mga Rotary Clubs. Sa pangunin ni Len Hauy, the world-class president o gobernador ng District 3810 partner, at siya nagsimula nito nung pagpunta-punta sa Bulacan, ibigay ng relief goods sa kalupit. Nakita niya yung pagbaha doon sa kalupit, tinanong niya gano'ng karami yung binabaha. At 29 barangays po kami, siguro mga 5-6 na lang hindi binabaha doon. May lugar na hanggang ngayon, kahit na tag-araw, pagka nag-high tide, umaakit ang tubig, kaya naisipan niya magsimula na pag-donate ng bangka
Yung relief goods, pagpasok sa eskwela ng mga bata, lalo na mga dunong na yung partner. Talagang araw-araw baha sa kanila, eh, malaking tondo. Si Len Howoy ang nangasiwa dyan sa proyekto yan, sa pambayan, sa iba, kaya binabantay ko po yung lahat. Sa pinakikinabakan niyo, babangka na yan. Huwag BA dan. Tayo siya lang paalala. Babalik ko ating programang Obet P sa IZ. Obet P sa IZ. Sabi, nagbabalik ko ating programa at sana nga ay, ayan, narinig naman pala tayo. Thank you. Kasi medyo nag-problema sa audio ko dito. Anyway, ang isa pong magandang balita ngayon ay mukhang mababawasan naman ang presyo ng gasolina at saka diesel sa Tuesday. Kaya abangan po ninyo. Although sinasabi, maliit lang ang magiging pagbabawas ito, pero at least magandang balita na rin po yan. Ay sa panatutuwa akong balita, so, balikan na lang natin mga nagagalap na iba pa, ay itong ating isang batang tennis player na si Alex Ayala, 17 years old, na nag-champion doon sa US Juniors title. At ngayon po ay nakipag-turneo sa Francia, sa French, yung tinatawag na WAT Poitiers Tournament in France. Pinalo po niya si Anna Conjube. Ito ay mas mataas ng 95 ranks, ang kanyang rango. Sa ngayon po, si Alex Ayala ngayon, rank number 248. At Bundaydig, yun ang pinakamataas sa rango ng isang Filipino tennis player, ay malamang pag siya nanalo ulit sa turnayong ito, ay mas tataas pa at tinalo niya na straight sets. Ngayon sa quarterfinal, sa semifinal sa po siya, apat na lang sila natitira. Pagka nanalo pa siya ng dalawang beses, siya magiging champion dito. Kaya good luck to you, Alex Ayala, at sana ay patuloy kang magbigay ng karangalan sa ating bansa sa pamagitan ng mga pagkailaw at pagtagumpay sa mga turnayong tulad niyan. Pero balikan natin ang issue ng mga balita ngayon. Ang isang hindi magandang balita bukod pa kay Typhoon Paing na panglabing anim na typhoon na lumisita sa ating bansa ngayon taon nito ay umabot na po sa 4,000, mahigit 4,000, 4 na milyon kaso ng total cases ng COVID-19 sa ating bansa. And as of this morning, 63,959 ang total deaths. At pagkakaroon nito ay talaga pong sa pag-aaral ng ating Pangulo at ating mga eksperto ay pwede nang luwagan. At iso nga po ang ating Presidente ng Executive Order No. 7, talagayin muna natin ito at maliwanag sa ating mga kababayan, ay ibig sabihin po nito ay magkakaroon ng pagluwag doon sa paggamit ng masks. So yung mga, pero ang sinasabi nga dito, optional o voluntary na ang paggamit ng mask, ang face mask. Pero hindi doon sa mga pag-asa healthcare facilities, yung mga kailangan mag-mask pa rin tayo dito. Sa mga clinics, hospital, mga laboratories, nursing homes, mga dialysis clinics. Lalo na po sa mga medical transport vehicles, mga ambulansya, paramedic, mga public transportation. Pagkatapos po, ini-encourage din ito, bagamat optional, doon sa mga elderly individuals, mga unvaccinated individuals, mga asymptomatic individuals sa order, ay ini-encourage sila na mag-mask pa rin sila, partner. Oo. Yes po. Oo. At gayon din naman, ay sinasabi pa rin doon si Executive Order Partner, tinatalakayan natin, na huwag natin kakalimutan pa rin yung mga good hygiene, paglilinis sa ating kamay, paghugas sa kamay. Yes. Physical distancing, pagka maaari, pagkaroon magandang ventilasyon, especially in indoor settings. At isa pang paalala rito, ituloy po natin ang kampanya sa pagpapabakuna. Kung hindi pa kayo nagpapabakuna o meron man, magpa-booster shots na ito ay talagang nakakatulong sa atin lahat. As of October 26, 73.5 million individuals na pala yung fully vaccinated at 20.5 million yung may booster doses. Kasama na ako doon. Pero pa parang may booster shot na? Pero na po. Ayun, isang very good. Isa pa lang. Isa pa lang, oo. Oh, oh. After 30 days yata, pwede na. Oh. Okay. So, three months na yata. 3 months yata. 3 months to 6 months po yata, oo. Oh. Oh. Anyway, at importante po ay panatilihin natin ang pag-iingat. But kailangan ito eh, actually. Ako isang ayon doon sa desisyon na ito. Sapagkat hindi naman pwede manantil doon sa lockdown. Dito sa China ngayon, COVID-0 policy sila,
Ito yung bumabagsak sa kanilang ekonomiya. Pero sa atin, ang China ay mayamang payat, magandang takbo, maraming pagbabawian. Pero tayo po ay isang maliit na bansa. Kaya kailangan lang sa atin ngayon dito, mag-ingat at mag-ingat. Kaya kailangan yung mga negosyante, lalo na maliit na negosyante, yung mga tinatamaan pagka nag-lockdown. Yes. So, micro and small and major entrepreneurs. Tigil ang kanilang operasyon doon. Oo. Oh. At pagka nagtigil mo yan, lalo na yung mga empleyado din, partner. Yung mga daily pay. Yes, walang trabaho. Walang paso, walang, no work, no pay. No work, no pay, right. Oo, kaya yun po ay mga apektado. Kaya importante yung patakbihin natin yung negosyo, bukas natin ang ekonomiya, pagkat marami ang nahihirapan na. Pero huwag natin pag walang bahala, kahit na optional ang mask. Ako personally, pagka nagpupunta sa mga lugar, eh nag-mask pa rin po ako. Ay, ako rin po, go. Oo. Pare, you go. Sabi ko nga, go, kung merong, kaya lang minsan nakakabul, parang ano, lumalabo yung tingin pag may, ano tawag doon yung unang ginagamit natin, yung transparent, no? Yung, Over your face mask. Face shield, yes. Oo. Oh, minsan nag-face shield pa rin ako, go, lalo kung pupunta ka ng palengke, syempre maraming tao, no, even kahit sa talipa pa lang, dito sa community, no? Oh, maraming tao. Pero pinakamahalaga pa rin talaga makapag-face mask, bro, no? Personally, pareho ho tayo ng katwiran. Face mask pa rin ho talaga ang basic na ano natin. Na lalo nung yung partner, pupunta ka sa mga, sa Undas ngayon, di ba? Ay, ay, yung sementeryo ko. Oo, kailangan lang liwalagin nyo, baka ano requirements dyan. Sa pagkakit ko, lalong dapat na isuot po nyo yung mask natin pagkapupunta sa sementeryo. Mahirap na. Oo. Pagamat yung iba, Gov, no, sabi nila, nagpunta na sila last week pa because ayaw nila sumabay sa maraming tao. Sabi nila, may nakausap mga tayo, no, meron din mga nakapanayam sa TV, no. Sinasabi nila, and even sa atin sa radio, no, nagpunta na sila, eh ayaw kong makisabay sa maraming tao. Siyempre, nandyan pa rin ang COVID. O nga naman, may punto, di ba? Oo. Kaya lang meron din tayo mga kababayan, Gov, na talagang gusto mo pagka, yun ang paggunita eh. Yun, dun tayo pupunta. O, bahala na ako ano maging sitwasyon. No? Pero mag-ingat po tayo palagi, mga kaibigan, ha? At lalo ngayon, umuulan pa't mabagyo. Ay, yes, oo. Pagkalimutan magdala ng payong, ano pa mga kailangan natin. Oh. Yung inyong mga raincoat, or yung mga, kahit ng jacket, Gov, na may hood, no? Oo nga. Ayan, so, oo. Basta mag-ingat po tayo. Oo, at talaga pong, yan ay isa sa mga dapat natin, ang kalusugan ay kayamanan. Yes. At mamaya, ay tatalakayin din natin kung ano ba nangyayari sa ngayon sa ating healthcare system. Mm-hmm. At ano mga pwedeng gawin nating pag-iingat, ano pwedeng gawin ng ating pamahalaan para maayos. Hanggang ngayon, wala pa rin tayong health secretary, bagamat magaling ang... Ano ba sa palagay mo dyan, Gov? Ano bang inyong nasa-sense dyan? Wala po sa inyong, well, kayo, talagang kayo'y health advocate din talaga, no? Gamot, at para sa kalusugan ng sambayanan, mabuting kalusugan, magandang kalusugan ng sambayanan, ano bang take me dyan, go? Kung meron ba kayong naiisip na personal na pwede italaga or maraming anybody qualities. Na with expertise, ika nga. Yung expertise, ano ba yun? Health expertise na ba ganun? Well, pinag-uusapan yan. Ako, hindi ko ba magita ng pangalan, pero meron ako mga... Naniniwala ako, ano ba, mga dalawa at tatlo na sila akong personal. In your mind, talagang qualified na talaga. Tingin ko pa sila na-appoint, eh masisiyahan ako pagkat qualified sila. Pero yes. Kaya yung sapay qualified, ano ba talaga ang kailangan natin yung health secretary? Yun! Ang tingin ko, ay kinakailangan natin health secretary, ay yung preferably doktor. Ako gusto ko yung doktor talaga. Pero okay. Doktor na merong kaalaman at track record sa pamamahala. At yung pamahala na maliwanag yung objective, maliwanag yung vision, at yun yung mga dapat gawin. At ano ba dapat gawin? Hindi mo partner, no? Sa ngayon, talaga naman, nandiyan hindi lang COVID. Sa COVID, alam natin yon. At tinan mo yung statistics noong nakaraang taon, ay umaabot sa tinanaki figures, batay sa statistika, 20,817 ng year 28,000 ang namatay, no? Nadigitigan niya ng year 21. Pero, alam mo ba, partner, sa heart diseases, maabot ng 288 ang namamatay araw-araw.
yung mga cancer, mga 182. Ito yung 2020, pati statistics. Opo. Mga may alta presyon, maabot araw-araw ang namamatay, mga 7 na po. Cerebrovascular, 176, almost 200. May diabetes partner, 109 per day. Pneumonia, 94. And tuberculosis, 62. Isang figure na maabot sa lately, statistics akong nabasa, 84 ang namamatay sa tuberculosis araw-araw. Mm-hmm. Tipin mo yun, ano? So, tama yung binibigyan natin atensyon yung COVID, pero tutuhan na napakarami iba pang gamot at sakit na dapat kalingain. Tutukan. Okay. At yun ang dapat tutukan. At hindi lang yan. Isang malungkot talaga, at ito'y talagang magandang matalakay din natin sa ating programa, lahat ng sinasabi natin na nakakapanlungkot na nung biro ang batas ng Philippine National Health Insurance Act, na biro yung PhilHealth Partner, 1995 noon, eh ang budget ng mga 100 billion lang ang total health expenses, ano? Yes. Mga panahon na yun, kalahati yung tinatawag na out-of-pocket. Alam mo ba ngayon, partner, mahigit 1 trillion taon-taon total health expenses. Kung yung salita, yun ang ginagasta ng ating bansa sa health expenses. So, nadigdagan ng mga 10 times nadigdag doon sa ating total health expenses yung ginagasta sa kalusugan in the last 20 years. Ano? Pero ang malungkot, nadigdagan ng pondo, yung syntaxes pinapasa, ang malungkot, dumadigdag ang pondo ng gobyerno, dumadigdag din ang ginagasta sa bulsa, yung out-of-pocket ng mga tao. Kung tutusin, yun ay dapat ay mabawasan. Sapagkat nadadigdagan ang pondo, pinasa health, yung syntaxes, tinaas ng buhay sa alcohol, tinaas ng buhay sa sigarilyo, tama yan sapagkat maraming pinapatay sa sigarilyo. Mm-hmm. Eh, ang malungkot, kung gano'ng karami yung dinatigdag ng pondo, gano'ng di karami yung nilalabas ng tao, out of pocket sarili. Na Pilipino. Oo, pag na-hospital ng tao, sisingil ng PhilHealth, pagkatapos, ito lang ang niyang mahihit sa PhilHealth, kaya dinagal ninyo, mag-gabay ito, gano'ng ginagastos ng PhilHealth at ng gobyerno, gano'ng kalaki ang nagagasta ng tao sa sariling busa. Kaya nga doon sa isang pag-aaral na ginawa ng DOH, mga 2 taon na nakakaraan, ay tinataya na hanggang 1 milyong pamilya ang nabubulid sa kahirapan, sa karukaan. They're pushed into poverty taon-taon, ano? Isipin mo partner yun. Dahilan doon sa mataas sa out-of-pocket expenses na yan. So, yung ating may health secretary, dapat i-address niya yan. Hindi lang puro COVID. Tama yung COVID, bigyan na atensyon. Pero marami tayong halo digit na problema pang iba. Mga sakit pa talaga, Gov, no? Na marami sakit. Epekto sa mga Pilipino. Imagine niyo yung binanggit nyo kanina, Gov, na mga namamatay sa loob ng isang araw. Oo. At minimum yung 100 hanggang 300 per day per iba-ibang sakit. Talagang pagtitingin mo, yung COVID 57 per day, yung namamatay na iba pa, mga, pag sinuha mo ito, 1, 2, 3, 4, 5, 1,100 per day yung iba pa sa iba't ibang sakit. So, yun ang mga dapat mabigyan atensyon. At isa sa mga sakit na yan, partner, na talagang dapat mabigyan atensyon, ay yung tuberculosis. TB. Ako, alam mo ba? Oo. Noong 2020, sa ayon sa statistics nito, 62 per day. Alam ba yung may nakita kong figure na yun na binaverify ko? 84 per day ang namamatay ng tuberculosis ngayon. At ang Pilipinas ay isa sa mga bansa, nakakaunti nila sa buong bansa, sa buong daigdig partner, na yung bilang kaso sa tuberculosis ay pataas ang pataas. Na parang hindi napapansin, ano? So, pagka hindi nabigyan tamang atensyon yan ng ating susunod Secretary of Health at ng ating mga pangasiwaan, pala kami pasama ng pasama sapagkat ang treatment dito hindi nalalagay sa ayos, eh. Yan, ano lalabas dito ngayon, kung alimbawa, 100 ang kaso ng infection, mga 35 lang yung nabibigyan atensyon. So, sa system ng DOT ngayon, ng DOH, tinatawag na TB dots.
partner. Oo. Oo. So, kaya mga anim na buwang gamutan yan na tinutukoy dyan, Gov, ano? Oo. At ang malungkot, partner, sa sistema umiiral ngayon, eh, libreng gamot. Lahan dyan ang gamot. Libre pati check-up. Tutusin sa programa ng WHO, yung DOTS, Direct mm-hmm. Directly Observed Therapy, short courses sinatawag nila, DOTS TV, eh, libreng screening, libreng ang paggamot, mm-hmm. eh, bakit ganyan? So, ibig sabihin, yung TV DOTS sa programa ng DOH na yan, na sinimulan 1995-1996, sipin mo 1996 pa sinimulan, eh, pasama ang pasama. Alam mo ba ranking natin sa tuberculosis ngayon, partner? Mm-hmm. O Google, kaya sa buong daigdig, ayon na rin sa World Health Organization, sa isang statistika, number 3, worst tayo. Ooh. Oh. Ayon, top notcher, number 3. Ang mas pasama lang sa atin in terms of incidence of tuberculosis ay Lesotho, isang bansa sa Africa, at yung South Africa. Tapos tayo na nga. So, isipin mo, the third worst country in the world in tuberculosis. Eh, pero para hindi na pag-uusapan masyado. Kaya yan ay tatawagin natin isa pa kung paano maiwasan yan sa tanong mo. Pero partner siguro... Ibigay-daan lang tayo, Ko. Eh, pero Ko, bago tayo magbigay-daan sa ilang paalala natin, ano, mula sa ating hindi lang may todong lakas, nais lang nating i-shout out yung mga naka-monitor, Ko, na nanonood sa atin sa pamamagitan. Yes. Facebook page ng DWIZ, yung ating Facebook Live. Si Kuya Nelson Malinaw, magandang hapon, Ma'am Judith Gov, Obet, P. Godless. Si Kuya Nelson Gov, isa sa mga masusugid nating tagapanood yan, from Virginia, USA. Oh, hi Nelson. Hello, Kuya Nelson. Good morning. Morning sa kanila yan. Oo, morning sa kanila. Si Ma'am Tizan Roman Gov, hello there, from Urani, Bataan. Ayan, hello Ma'am Tizan. Kumaganak siguro na Governor Ding Roman siya. Malamang. Oo. At siya kasama rin sa mga nanonood sa atin, Gova, no? Si Ate Beth Samson, isa po ito sa mga masisipag naman nating correspondent na Metro Patroller mula dyan sa Pamanaka area. Oo, ayan. Gova, ihapon ko na rin, ha? I-remind lang natin, ano? Although baka pwede nating balikan mamaya. Yung ating paalala, para ho sa ating UNDAS sa DWIZ, UNDAS 2022 special coverage on November 1 mo tayo. So full force tayo niyan, Go. Wala sa buong mga estasyon natin sa buong Pilipinas. Ayun, o nga. At ngayon susunod po, ibindaan natin muna yung talakay naman napakahalit sa kalusugan. Tanong mo ngayon, ha? Balikin natin yan, mga kawigan. Pero medyo kapanayin po tayo ngayon. So alam nga, panahon ng UNDAS. Ano ba mga dapat gawin? Ano ba mga protocol? At yan po, ay pagkakilala namin siya, yung partner. Magbidaan mo lang sa iyo, partner, sa ilang paalala. Yes, go! Kamari po, ano po lang? OBP sa IZ! OBP sa IZ! Ibabalik po ating programa OBP sa IZ sa himpirang may todong lakas. 882. Ayan! Yes! Welcome back po mga kaibigan! Sa ating programang OBT sa IZ, present po kaming dalawa ni Gov, of always. Right. Oh, Gov, naku, ito ay pag-bisita natin, ano, at tatanungin natin yung kanilang mga paghanda. Isa ito sa malalaking, pinakamalalaking mga libingan, ano, sabihin na natin, sa buong bansa, Gov, ano. At pinapalad naman tayo dahil pinaunlakan nila tayo kahit sino ho'y medyo busy. Alam ho natin yan, lalo sa mga pataong ito, Gov, ano. Nasa linya na natin, mga kaibigan, si Miss Vicky Kayabyab, ang branch manager po ng Eternal Gardens dyan sa Dagupan, Pangasinan. Magandang hapon, Ma'am Vicky! Magandang hapon, Ma'am Vicky, at maraming salamat. Good afternoon. Good afternoon, Gov Obet and Ma'am Jessa. This is Vicky from Eternal Gardens, Dagupan. Thank you for giving me the time na makiisa or tawag natin dito to join in your radio program today. Salamat po. Amin po ang karangalan at pagbigyan nyo kami. Pagkat maganda napapanahon. Una, nakikibalita kami. Malakas ang hangin at ulan dito, Ma'am Vicky. Kumusta dyan sa inyo sa Dagupan? Okay, so far sa Dagupan naman is maulan siya. Paambon-ambon pero ang hangin is hindi kami ang sentro ng typhoon kaya
So far so good. Hindi kami masyadong affected sa typhoon na Paeng. So, yun ang pinapasalamat namin. Okay lang na ganito lang na ambon-ambon, wag lang yung may kasamang hangin. Alam ko, last week yung typhoon Obet, eh, nandiyan dyan sa region. Mas malakas siguro ako kaya dyan. Anyway, buti naman. Kumusta na po? Kumusta ang mga paghahanda ninyo din sa atin sa Undas? Kailan inaasahan ang dagsan ng tao mabikil dyan sa inyo? Okay. So without the typhoon sana, ang expected namin since weekend is 29 and tomorrow is 30, ang expectation yes. namin is magdadagsahan ang mga tao. Pero with the current situation na maulan tayo, may mga paambon-ambon tayo, yung expectation natin na dadagsa ang tao sa start ng weekend ay hindi nagkatotoo. So malamang after the typhoon, yun siguro ang situation na medyo ma-overwhelm tayo sa mga bibisita sa park. But kahit ganito yung sitwasyon na maulan, we started posting ng mga volunteer groups natin who are assisting us every November festivity sa area natin sa branch, sa Dagupan. So, andyan yung mga NGOs, andyan yung mga PNPs, and andyan din yung other LGU units na sumusuport sa atin, pero they will be coming on 31 and 1. Right now, what we are utilizing ay yung reservist natin, reservist na hinahire ng security agency ng company natin, saka nag-volunteer naman yung ibang PNP. May tatlo na nag-volunteer sila, dumating sila. Though hindi pa umpisa sana ng posting nila, pero nag-volunteer na ang PNP. Wow! Galing. Napag-usapin ang PNP security. Ano yung mga pinatutupad ninyong mga reglamento sa ano mapupunta dyan? At pati yung ngayon, ini-impose ba sa Dagupan yung vaccination cards bago magpunta mga tao? At masking? Ano yung mga binabantayan ninyo? Okay, so ang binabantayan normally natin sa mga bisita, especially sa entrance, yung pagdala ng mga pointed things, yung doon nakatutok ang natin, yung mga PNP personnel natin na talagang bawal ang magdala ng mga pointed things, saka yung mga alak. So, especially din yung sa amin, hindi ko lang alam sa ibang part, as much as possible, we advise our clients not to bring pets, yung mga dogs. So, yun yung medyo binabantayan, pero mas doble ang nila, ang checking nila on November 1. Pero yung sa vaccination, sa masking, ano pinapayan nyo sa mga tao? Yung sa face mask? Oo. Sa mask, facial mask, we still advise na sila, ay mga bisita na papasok sa park, they should maintain yung pagsuot ng mask, kasi it's for their protection yun. Although pag ni-require sila, sasabihin nila it's an open space naman, open area. Pero pag congested na ang mga tao, talagang ini-impose pa rin yun, kasi para naman sa kapakanan lahat ng bisita natin yun. Ayun, so With the card naman ng vaccination card, COVOBET, medyo sa amin dito sa Dagupan, hindi na masyadong chine-check yun . Pati yung mga pagpasok sa restaurants, hindi na masyadong nilang chine-check yung vaccination card. Sa malls, ganon. Hindi na masyadong nilang inano yung nire-require. Ma'am Vicky, partner, bigyan lang tayo, meron isang breaking news si Patrol Raul tungkol sa Nayar na isinara daw ang runway. Malaman lang natin, pero huwag po kayong alis at tutuloy po natin ang panayam kay Ma'am Vicky, kay Abiyab. Eternal Garden. Pag-uulat po. Papasukan lang natin. Patrol 45, go! DWIZ Flash Report. Okay, pinag-utos ni DOTR Secretary Jimmy Bautista
ang pagpapasaraan ng operasyon ng runway sa Ninoy Aquino International Airport. Ulitin po natin, si Secretary Jimmy Bautista ng DOTR na isara muna pansamantala ang operasyon ng runway 0624 at runway 1331 sa ating paliparan dito sa Maynila. Ito ay matapos ang pagpupulong na sinagawa ng DOTR, the Civil Aviation Authority of the Philippines, at ng MIAA o ng Manila International Airport Authority. Ito ay base na rin sa pagpagunayan sa PAGASA dahil sa marami sa mga domestic at international flight ang na-divert sa mga nakalipas na isang oras dahil sa lakas ng hangin. Kung kaya ulitin po natin, huwag pong magtataka sa yung mga nag-aantay at yung mga nag-ahatid at yung mga alis na madedelay ang inyong biyahe dahil sa mga oras ito ay isinara po ang operasyon ng runway dahil sa sama ng panahon dulot ng bagyong sipaing. At nakamonitor ang mga otoridad sa ating weather bureau kung kailan magre-resume ang operasyon ng NAIA runway sa ating dito sa Kalakang, Maynila. Plus report, Raul Esperas, Patrol 45. Bakit? Patrol 45, pardon, ibig sabihin, para Raul, ibig ba sabihin yun, yung mga landing, kinakailangan bumalik sila sa pinanggalingan nila? Ang protocol, Gob, ay kung kayo ay meron pang gas, kung meron pang aviation fuel, to the nearest airport ang kanilang diversion. To the nearest airport. Kung kayo naman ay hindi pa nakakaalis sa inyong pinanggalingan at papunta pa lang sa Maynila, inaabisuhan na ng mga flight control tower at ng kanilang mga control operations, yung airline control operations, na huwag munang umalis doon sa kanilang panggagalingang lugar. Dahil sa mga oras ito po, ay sarado ang ating runway 1331 at runway 0624, ang darang runway dito sa ating sa Kalakang, Maynila. Dahil po yan sa bagyong si Paeng na nagdududot ng malakas na hangin at lubhang delikado sa mga lumalapag at aalis na eroplano. Meron na pong na-divert, ano? We're just getting the information. Meron ng mga na-divert because of a strong wind at ito po ay bahagi ng safety protocol at panilipasin lamang itong bagyo at malamang ay kung gumanda na ang panahon ay bubuksan na ng mga airport authority ang ating ang operasyon ng ating paliparan. Yung mga nag-aantay sa paliparan, wag po kayong mainip at antayin lang yung advisory na manggagaling sa ating mga otoridad. Pleasure to meet you. Maraming salamat, Patrol 45. DWIZ Flash Report. Uy, ano yun, para maliwanag doon sa maligihintay at mga nagahatid. Thank you, Patrol 45, Raul Esperas. Ayan. So maganda pa rin lang din sila, Gov, ano? Because from time to time, meron tayong mga updates on that, ano? Yes. Nasa lagay ng panahon yung takbo nitong si Bagyong Paeng. Anyway, Gov, balikan na ho natin. Oo nga, oo. Bambiki, magandang hapong ulit sa iyo at salamat sa paghihintay. Sinunan lang eh para malaman doon sa maghihatid at masalubong. Anyway, so ang susunod na gusto kong itanong kay Bambiki, kumusta naman, meron ba kayong reglamento doon sa oras ng bisita? Diyan sa, kasi maganda siguro malaman, kasi kaya namin kinapanin ang politika, salamat yung sa inyo. Sigurado yung mga gagawin nyo riyan, gagawin doon sa mga iba, parang guide na rin doon sa mga ibang lugar. Anong oras ang pagbisita sa inyo dyan? Darun bang... Okay. Thank you for asking that, Gov. Obet. So, for October 29 and 30, we advise our clients na bumisita nga ng from 6 a.m. to 7 p.m. So, malapit na kaming magsara ng, ano, ng park, mga 7 o'clock mamaya. And for October 31... Pareho, 6 o'clock a.m. ang opening, 9 o'clock p.m. naman ang closure natin. But for November 1, medyo malilate ang closure natin. From 6 a.m. open na tayo, then 11 p.m. naman ang closure. So we are giving ample time sa mga clients natin na pumasyal sa atin sa park kasi we are not allowing overstay ng mga bisita sa park. Yes, and for November 2 and 3, 6 a.m. to 7 p.m. So, yun yung mga dinidisseminate naming information
through our radio dito sa DWIC Tagupan din para informan natin earlier yung mga clients natin. Very good. Yeah, mga kapatid natin dyan, Sintila. No? Very DWIC Tagupan, right? Yes. So, bukod doon sa mga... Partner, meron kami sa itanong? Opo, maganda yung sinabi ni Ma'am, ano, ine-extend nila even after November. Bagova, no? Kasi, syempre, yung iba baka may naunang commitment bago talaga bisitahin yung kanilang mga mahal, na mayapang mahal sa buhay dyan sa Eternal Gardens, Tagupan. Ano. Ma'am, yung mga contact numbers niyo po, saan mo ba sila kaagad kung meron mo silang tatawag, kung meron mo silang mga concerns. Kasi, syempre, alam niyo yung pagtagsari ng mga tao. Bagamat alam namin na very alert kayo, no? Sa pangungunan ninyo, yung pamunuan ng Eternal Gardens po, no? Sa lahat ng ating branch, ma'am. Sa inyo po from your end, saan po sila pwedeng makakontak agad kung meron silang mga concern? Okay, so we have our landlines. Ang landlines po namin is 075-523-5463. And the other one is 515-2628. And also, we have our mobile cell phone numbers sa office. Ang Globe and Smart namin. So, later siguro ibibigay ko sa inyo, ma'am. Pero yun ang naibigay ko, yung landline. Ay, yes, sige po. Opo. Pakiulit siguro para yung landline. Natin. Okay. So, for the landline numbers ng opisina, 075, hello, okay. 075-523-5463, and the other landline number is 515-2628. For our mobile numbers naman, 0933-814-7616, the other one, 0917-862-3751. Yun, okay. So, maraming bagay yan. Oo. So, at least, alam nila ng tao, partner, kung hindi ko kontakin. May mga tanong pa sila. At saka kung nandun mismo na sila, Gov, sa Eternal Gardens sa park, no? Memorial Park, bukas yung mga opisina nila, Gov, no? Yes. At pwede silang kagad mag-inquire doon. So, sa ating mga ibang tagapanganin, yeah, please, go ahead. Yes, we are open naman ng 8 to 5 pero on November 1, mag-overstay kami ng closure sa opisina kasi marami na dati. Opo. Pero at least, syempre, may mga tao rin kayo, Ma'am Vicky, no, na pwedeng mapagtanungan din doon. Ano? Because alam natin, sistema ng Eternal Gardens yan, always on the go talaga lahat, no? Several information booth sa the whole park para kahit yung mga bisita natin sa labas, kahit hindi na sila magpunta sa loob ng opisina, meron tayong pwedeng pagtanungan sa ibang-ibang lugar ng park natin. Yun. Kumbaga may information desk, no? Doon sa mga ibang lugar na nakikinig sa atin ngayon, partner, at ito ko yung mga diniscuss natin sa Ibupan, applicable din. Kaya magtanong po kayo kung ano yung mga bagay na sa atin natin. Schedule yung pang reglamento. Nasa inyo po kakatoon, Ma'am Vicky, para kausapin yung ating mga palataya at saka mga dadalo sa Eternal Gardens Ibupan. Okay. So, ang last word ko na lang para sa mga clients natin sa Dagupan is that let us continue working together to ensure a safe and organized remembrance of our dearly departed ones. And sana po maintindihan nyo kami sa mga ibang in-impose naming regulations inside the park kasi para din po talaga ito sa inyong mga kapakanan. And also, we would like to remind our clients na this time during the November 1st festivity, we are offering big discounts, big promo discounts. Kaya po, hurry po avail of the discounted prices ng mga products natin. Please try to visit our office po if you have time. So, that's all for very good. It's very good. Ayan. Maraming salamat. Sa pagkakalig, mga kakampi natin sa impapawid, lalo na po sa Taglupan, yan po si Ma'am Vicky Kayabyab. Thank you so much. Thank you so much. Salamat po, Ma'am Vicky.
Yes, ma'am. Thank you. Bye-bye. Ingat po kayo dyan, ha? Ingat po. Ingat. Oo. Okay, thank you. Partner. Bye-bye. Oo. Bye-bye. Anyway. Yan po, ma'am, yes, go. Oo, si Ma'am Vicky Kayabyab, ang branch manager po ng ating Eternal Gardens dyan sa Dagupan, Pangasinan. So, kitang-kita naman, go, ang kahandaan, ano? Oo nga. Naman talaga yan. Even before nag... even pre-pandemic, no, talagang laging ready naman po ang Eternal Gardens sa lahat sa ibang mga lugar. Palagay ko po, dapat magtanong din sila yung mga impormasyon pinuhanan sa kanya. Sigurado yun din ang mga kailangan yung impormasyon sa kanilang mga kanalian. And hey, partner, doon sa nalala din pong mga 3 minuto pa siguro, tapos yes, natin kanina, na talagang yun ang mga kailangan natin sa bagong health secretary yung mga prioridad. At sana, ay tulad ng sinabi ni Presidente Duque, World Health Organization, Tedros, ay bigyan ng prioridad ng primary care. Kapagkat sa ating bansa ngayon, ay isang dahilan kung bakit napakataas yung out-of-pocket. Eh, puro fee-for-service, puro kailangan ma-hospital ka para ka magpakinabangan ng insurance. Eh, samantalang sa ibang bansa, tulad sa Thailand, Ethiopia, ay pakikinabangan mo yun para hindi ka ma-hospital. Preventive health care, primary care system. Yun sana ang bigyan ng prioridad ng darating nating health secretary. Incidentally, partner, alam mo ba si Tedros, yung World Health Director General? Yes. Naman, hindi siya medical doctor. Opo, oo nga. Opo. Pagkat yung nakaraang programa yan, siya yes, isang community and public health specialist. Kaya siya Minister of Health ng Ethiopia, yun ang kanyang ginawa. Kaya siya na sumikat sa buong daigdig hanggang naging Minister of Health, Minister of Public Affairs, hanggang na-appoint niya sa Director General at na-re-elect na Director General ng World Health Organization. Pero sa atin, palagay ko, kung may mga hindi na, palagay ko, mas pinakamaganda pa rin, doktor ang DOH Secretary, pero bibigyan ng tamang prioridad yung mga binabanggit natin dito. Preventive healthcare, tuberculosis, sabi siguro si Manuel L. Quezon namatay sa tuberculosis 78 years ago. Hindi, wala pa kasi noong antibiotics na available. Eh ngayon, nandiyan ang lahat ng gamot. So, kailangan sistema na lang. At siguro sa mga iba dati na pagkakatumpa, pwede talakayin natin ng mga pamawaraan pwedeng gawin. Sapagkat, ang kinakailangan dyan talaga, kung tutusin natin, yung ma-identify sila, ma-screen. At may mga bagong teknolohiya na ngayon, tulad ng telemedicine, telehealth consultation. Yes. Opo, oo. Kung natatakot sila sa mahawa, at hindi maabot ng mahabang lugar, andiyan ang telehealth consultation system. At ito ay napakahalagang instrumento para maabot at makonsulta sila ng mga nagkakasakit na iba ng mga kababayan natin. So, yun po ang mga dapat gawin. At yung susunod, Secretary of Health, sana ay hindi niya kaisipan. Ganda na pag-usapan natin, tinanong mga partner, pwede ko yun ang mga kailangan na katangian ng susunod Secretary of Health. Yan. Hindi yung nangyayari ngayon, napapabayaan yung mga maraming ibang nagkakamatay na walang hindi nagkakaroon pagkakataong mga gamot. Pagka inayos ang preventive healthcare partner, yung mga may sakit na sinasabi natin, iba pang mga non-communicable diseases, hindi yes, pupunta ngayon sila sa ospital sa pagkatatakot na ahawa. E pagkawin na soon na natin sistema preventive healthcare, magagamot na maayos yan sapagkat napakarami mailigyan. Oo, ayan. Sige, tuloy lang tayo mga kaibigan. Ihapon lang natin si Gawa, no, sa kabilang linya, yung alternative line natin. At patuloy yung ating paalala. Mag-ingat po kayo, ha, sa inyong pagpunta sa mga sementeryo, no, para bisitahin yung inyong mga namayapang mahal sa buhay. At tuloy-tuloy po tayo, ha, Gob. Ilang minuto na lamang po. Naku, bumigay pa ang... linya ni Go. Pero anyway, ayan, ipaki-sound off lang ako, ha? Newsroom, kung okay na si Go, ha? Ayan. Meron tayong ilang minuto na lamang. Nais din natin batiin na lang muna, no? Yung ilan sa ating mga tigapakinig at tigapanood. Lalo na sa Facebook page ng DWIZ. Ayan, si Lloyd Plum. Ayan, si Maris Angel Polenio. Uy, si Engineer Edmond Langurayan. Engineer! Thank you. Ayan, mga kasamaan po natin yan. Magagaling na engineer natin mula sa Obando at sa Antipolo. Ayan. So, okay na si Gov? Nandiyan na? Yes, Gov! Go, go! Go, go tayo dyan.
for a while. Pero ikaw, salamat ako at nabagit niyo yung mga dapat natin salamatan, mga sama natin sa studio at yung ating mga kapalim natin si Ma'am Vicky. At ito ko yung mga kalagdagang nanonood sa atin. Sa oo nga, lalo na mga kapitbahay natin, mga kababayan sa Bulacan, at iba pong panig ng daigdig. Hindi natin na isa-isa, pero marami salamat po sa inyo lahat. At partner, bilis ang oras. Ito, banggitin ko lang yung dagdag na mga nakaagabay natin sa news center, no? Sina Ariel Sancho, si Angelo Baños, si Jessa Barameda, si James Desmus, si Engineer June Aguba. Hello, salamat. Tsaka si Engineer Jeric Barreto. Ayan yung ating mga kasamahang technical experts dyan. Maraming salamat sa inyo, ha? Oo. Opo, si Maze, of course. Ayan. Right. At, Gold, ako. Ito na. Ito po ang inyong lingkod, Judith S. Radelarino. Hanggang next Saturday, go ba na ingat po tayong lahat. At God bless us all. Ha? Happy long weekend, sana all. Ingat po tayo lahat. Let's go. Salamat. Alam niyo lahat mga kababayan, hanggang sa mga kapartner, susunod. At ngayon po, huwag kayong aalis. Nandiyan na si Ramon Chet. Please run nyo sa programa mag-usap tayo. God bless us all. Stay well, and keep safe, everybody. Sa susunod na linggo ulit, sama-sama pa rin tayo sa bagong adhikain ng bayan. Murang gamot, iparating sa buong bayan. Dito lamang sa Obet P sa ICU.